Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan! Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Ito po ang inyong Masayang Tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. I am wearing pink dahil ang buwan ng Oktubre ay Breast Cancer Awareness Month. At pink nga po, yung pink na ribbon ang ating simbolo para po sa mga breast cancer survivors and breast cancer warriors. Ang atin pong palatuntunan ngayon, inaasahan natin na maghahatid ng inspirasyon sa lahat ng mga may laban at pinagdaraanan sa buhay. Lalong-lalo na kung meron po kayong mga mahal sa buhay who are cancer warriors, specifically kung meron po silang breast cancer. Ang atin pong panauhin ngayon ay two-time breast cancer survivor. At siya po ang president ng I Can Serve Foundation. Ito po ay non-profit na organization na ang advocacy po nila ay early breast cancer detection dito po sa ating bansa. Parang parami nga po ng parami ang nagkakaroon ng ganitong klase ng pagsubok sa buhay. Ano, dati kapag sinabi nating cancer, talagang big C kung tawagin. Pero ngayon, mas bumabata ang nagiging mga naaapektuhan o pasyente ng breast cancer. Kaya importanteng-importante talaga na ipagpatuloy natin yung awareness, no, para po sa early detection ng sakit na ito. Pero walang sakit na hindi natin kayang pagtagumpayan. At kahit na meron tayong mga hinaharap na pagsubok sa buhay, ang pag-asa natin ay buhay na buhay sa Panginoon. Kasama natin ngayon si Nicoy De Guzman. Hello Nicoy, kamusta ka ngayong araw na ito? I'm good naman po. Hello everyone. Magandang umaga po sa inyo. Magandang araw sa inyo lahat. Oo. At nakikita ko nga yung suot-suot mo na ribbon ngayon, Nicoy, ano? Isa sa mga ginagawa ninyo sa I Can Serve Foundation ay itong advocacy para sa early detection. Kwentuhan mo naman kami nung sarili mong journey. Sabi nga natin kanina, you are a two-time, hindi lang isang beses, kundi dalawang beses na napagtagumpayan mo ang breast cancer. Kailan nagsimula yung journey mo dito, Nicoy? Yeah, bale, my first diagnosis po was way back 2002 when I was 28. Okay, it was, I would say, talagang divine intervention because buhat ko lang po yung son ko, naglalaro kami, and then nasipa po niya. And then dun ko lang po naramdaman na may lump ako. Sa sobrang sakit po nun, munti ko siyang mabitawan, and then yun nga po, paghawa ko, may bukol pala. And then I had myself check, tinanggal po muna yung buhol, binayopsy, and then I find out nga na malignant. So, yun po, I had a radical mastectomy, and yeah, my left breast was removed noong 2002, and then I had 6 rounds of chemotherapy. That was the first bout. Yun naman pong second bout ko was 2015. Yun naman po, ako na po ang nakakapanon kasi part na po ako na ng I Can Serve, and paulit-ulit ko na po kasi naririnig yung importance ng breast self-exam. So yun pong bukol naman na yun, bukol din siya, ako naman po ang nakakapa. And medyo yun na leap of faith na po yun kasi hindi ko po alam kung malignant or benign yung bukol. I simply said I don't want to worry anymore or, you know, face this thing again. So without knowing, I had it removed also, the whole breast, not just the lump, not just the bukol. Pinatanggal ko po kaagad, and it was a good decision. Because it did turn out to be malignant. The good thing with both, pareho po silang stage 1. Kaya po, madaling na-catch and madali ko rin pong na-overcome. Itong second naman po, 4 sessions of chemotherapy already. So, ang bata mo pa, no, 28 years old, nung una, yeah, mong laban sa cancer. Yes, and you have a very young son then.
Ano He was yung only 10 mga... months eh. Wow, 10 10 months. months. So talagang babying baby, ano? Baby Pagkatapos talaga. adjusting to life as a new mom. Pagkatapos Mm-mm. merong ganitong klase ng pagsubok. Naalala mo pa ba yung mga emosyon, takot, yung mga iniisip mo noong unang beses na nakapamo yung bukol sa iyong breast? Yeah, noon pong unang beses, sa totoo lang naman po kasi ang cancer po kasi sa family namin, hindi po ganun ka foreign. Nasa lahi po kasi eh, I'm actually the third generation already and there was no skipping. My lola po sa maternal side ay succumbed to breast cancer. And then my mom, breast cancer din po. And then ako. So at an early age, nasasabihan na po ako na be mindful of, yun nga, of changes in your body, be sensitive to those things. Sa totoo lang, hindi naman po ako masyadong na-shock nung nagkaroon na, nung nasabi na cancer na nga. It's just that, syempre, growing up or getting older, I was hoping na hindi na ho ako magkaroon kasi mother, grandmother, and mother. Syempre, there were a lot of questions. I cried and my family cried so much. But then, yun nga po, it's just the hope in the Lord and I just put everything in His hands. Eh. So, dun po naglalay lahat ng decisions ko when it came to my cancer. Palagang, ano, a lot of prayers and trusting your doctors as well and really asking help from the family kasi wala namang use kung dadalhin ko lahat or whatever. So, yun. Nandyan po yung family ko noon. Relying on the Lord. May iba-ibang kaparaanan ng pagpapahayag ng pananampalataya ang mga tao, no? Some people would pray. Some people would say, hindi, kaya ni Lord, natanggalin yung bukol, tunawin yung bukol. So, iba-iba yung kapahayagan ng faith natin. But in your case, since it was already evident in your family, no, at sinasabi nga nila, ang breast cancer, yaan ay naipapasa. Dumating ba doon sa punto na puro pray muna yung iyong ginawa o talagang as soon as you felt the lump, nagkonsulta na kayo kaagad sa doktor? Nagkonsulta na agad kami sa doktor. Wala na lang hong pag-aalinlangan. And ayun po, syempre you hope and you pray na hindi nga ho malignant. Kaya lang, malignant ho eh. So, kailangan talagang tanggalin. And I think I made a good decision naman po because after so many years, I'm okay pa naman. So, yeah, God is really, really good. At yun yung maganda na ipaalala rin natin ano sa mga listeners natin. While we do not discount the value and the power of prayer, may mga pagkakataon talagang pinipili ng Diyos na instant healing, pagalingin ka agad. Pero hindi rin naman natin maiaalis yung blessing na merong mga professionals, merong mga doktor na pwede rin gamitin ang Panginoon para doon sa mga health challenges natin. Exactly. Sinabi mo kanina yung kahalagahan ng paghingi ng tulong. Sabi mo, hindi ka na nahiya na humingi ng tulong sa mga tao sa paligid mo. Sino ang iyong naging mga support group nung nagki-chemotherapy ka, noong bagong opera ka? Sino ang nakatulong sa iyo ng husto? Talagang family ko po. Family ko po talaga. My immediate family. I have three brothers, my mom and my dad, and their families also. So talagang yun po. Yung clan po namin, malaki din. And my church network, malaki din po. So lahat yan talagang, talagang sinabi ko po talaga that, you know, I was diagnosed nga with breast cancer, having my operation and everything. So, talagang family po talaga. Yan po ang aking number one na supporters po. Paano mo hinandle, Nico, yung mga well-meaning loved ones and friends? Kasi di ba minsan kapag meron tayong sakit o meron tayong pinagdaraanan, ang dami-daming gustong tumulong and sometimes it gets overwhelming. At yung minsan ang gusto natin, tahimik muna, bigyan nyo muna ako ng panahon para sa sarili ko. Nagdaan ka ba sa ganong phase o stage? Well, actually, hindi naman po. Everyone kinda knew.
kumbaga their ano their what they had to do and siguro kahit papaano their limits as well. And ako I'm a straightforward person naman po. I really tell them pag I need help, especially during after ng chemotherapy when it gets really really bad. But aside from that, I just, you know, I'm okay naman and I tell everyone as well. Na parang, okay lang, na parang maya-maya, syempre, lalo na mga pamilyang Pinoy, may gusto ka bang kainin? Anong gusto? Parang, ang dami-dami na, okay na ako. Parang ganon. Yeah. So, yes, I do tell them as well na parang, I'm fine lang, don't worry. Pero pagkailangan talaga na parang, ang sakit talaga ng ulo ko, talagang I really tell them as well. Ayun po. So, importante yun, ano, na sinasabi natin at hindi yes, natin yes. Pahuhulaan doon sa mga mahal sa buhay natin kung ano yung kinakailangan natin. Yes, ano? Yes, yes. May punto ba na nagkaroon ka ng hinanakit o ng tampo doon sa mga, sa Diyos, sa pamilya mo, dahil doon sa pinagdaanan mo? Di ba, one of the things that usually happen, pero hindi naman sa lahat, ano? Kapag merong trial na ganito, nagtatanong tayo, Lord, bakit naman sa dinami-dami, bakit naman sa akin pa? Hindi ba? Yeah, yeah, yeah. Actually, ako po wala naman po akong ganun. And yun nga po I can't say that I was expecting cancer, but I knew the incidence is high. So I think dun po na prepare ako. Just to share with you, my mom really took it hard kasi feeling niya feeling po niya talaga na parang dapat sa akin na wala na ako na yung last. Binigay ko pa or ipinasa ko pa sa daughter ko. She was feeling bad about that. And kami na ang nagre-reassure sa kanya na hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Don't blame yourself. Yeah, pero ako naman po, ako wala ho namang question. I just faced it head on. Yeah, it's just really full trust in the Lord Yun po ang akin. Ang lagi ko nga pong sinasabi, yun, sinabi niyo yan kanina sa inyong introduction, big C ang cancer. I have a bigger C and that is Christ. Yan po ang lagi kong sinasabi. So, yan. So, knowing your medical history in the family prepared yes. you for it. Yes, knowing absolutely. Christ at an early age was your greatest preparation. Exactly. No? Opo, opo. Yeah. Pagharap dito sa sakit na ito. Gaano katagal after nung 6 na chemotherapy cycle mo, the first time that you encountered cancer, gaano katagal bago nagkaroon ng sense of normalcy uli yung iyong buhay? I think kumbaga para pong COVID, may new normal na rin ako. Oo. Parang ganoon. Oo, may new normal na rin kami in a sense na iba na yung, first of all, yung outlook mo talaga sa buhay, iba na yun talaga. Even yung fashion sense mo siguro, kasi nga medyo worry ka dun sa, may kulang ka na isa eh. So wala na yung mga usual na ano, na yung mga ibang sinusuot, those things. And even lifestyle changes, exercise, and trying to eat healthy. Again, with emphasis po sa trying, kasi mahirap po talaga. kumain ng healthy, pero yun po. I think sense of normalcy, siguro mga a year din po siguro after ng treatment, bago ko talagang na fully embrace na, ito na pala talaga, ito na yun. Oo. So, yeah. Meron bang ano, season of grieving? Kasi may tinanggal no? Yung iba, parang naapektuhan ng self-image kapag tinitignan nila yung kanilang katawan sa salamin, tapos kulang na, meron ng tinanggal na naapektuhan. How about in your case? Was there a season of grieving for you? Actually, sa totoo lang din, wala po. Kasi po, yun nga, ina-prepare ako sa mom ko because I was only 6 when she had her bout with breast cancer. And growing up, I just saw her always with one breast and wala pong issue. Wala pong issue. Yeah. So parang ako, it was more of a relief nung tinanggal na okay, so okay naman si mommy. I think I will be fine. Okay lang din naman. And it was a relief actually na parang okay, wala na yung cancer. Wala na yung nag-cause ng cancer. Yeah. Ilang taon din ang lumipas ano bago yung pangalawang paglaban mo dito sa breast cancer.
Sabi mo nga, leap of faith, kasi hindi mo pa alam kung benign o malignant, pinatanggal mo na yung natitira pang breast mo. At lumabas nga malignant, yung lump, di ba? Meron bang bago doon sa pangalawang pagharap mo sa cancer kumpara doon sa una? Talagang medyo na-shock kami kasi ang pag-itan po medyo malaki, 12 years. Mm-hmm. So parang, and I went through naman yung treatment nung una, binuo ko po yung treatment na kailangan. So parang wala na ho sa pantaha ko na magkakaroon ulit. Okay, na magkakaroon ulit. So medyo na-shock din kami doon. And hindi ko talaga ine-expect yon. But yun na nga po, to leap of faith, pinatanggal, and it did turn out to be malignant. So when it comes to treatment, I think mas maayos na po nitong second time, from 6 sessions naging na pong 4 sessions na lang of chemotherapy. And then may subtypes na po. We're getting kind of technical here. Pero nung una ko po, nung 2002, pure lang po na stage 1, stage 2, ganun lang po eh. Ito na pong 2015, meron na pong mga ER, PR positive, HER2 new, yung mga ganun, wherein mas targeted po yung mga meds. So I think the advancement in breast cancer, nakita ko na yon dun sa second. And even po yung way kami na tinitreat, wherein yung una ko po, sa doctor's clinic pa, dun ho lahat ginagawa. Towards the end of that first bout with cancer, towards the 5th and the 6th session, kakagawa lang po, I remember this vividly, kakagawa lang po nung cancer center, nung hospital. So parang ginitig pa nga ho yung dating na parang ano kaya ang kailangan nila, tama ba itong setup natin, parang ganun. And then ngayon, I found out wala na po palang ginagawa sa mga doctor's clinics. Talagang almost all hospitals have their parang cancer center o parang chemo center nga yung tawag ng iba. So marami na rin po akong nakitang advancements. Yun. So, talagang nasubaybayan mo, no? Mm-hmm. Yeah, and ako compare ko talaga. And that helps me also in leading the foundation, yung nga pong I Can Serve, wherein nakikita namin yung mga bago, yung mga dapat gawin na bago. We're trying to really, you know, yung matulungan ng mga patients talaga kung ano yung mas madali sa kanila. Mm-hmm. Yung I Can Serve ay bunga nung iyong sariling karanasan with cancer. There well, are actually, people. Hindi naman po ako founder. Hindi naman ako founder, Though, ganun nga po, yun nga po ang nilalayon namin. And hindi naman, meron rin po kaming mga professionals sa sisterhood, though hindi naman lahat. And most of us, pag nagtatanungan kami, we really speak about our journey, our experiences. Talagang dun kami nagre-rely when they ask for tips eh. Because their tips are very, I mean, their questions are very, how can I say it? When it comes to cancer, basic talaga eh, na parang masama ang panlasa ko, ganun ba talaga? Sabi ko, ay oo, kahit tubig, naglalasang kalawang because of the treatment, yung ganyan. Mauubos ba talaga ang buhok ko? Oo, mauubos yan, pero huwag ka mag-alala kasi babalik. Yung mga ganun. Very basic, pero speaking from a survivor to another survivor, parang mas nakaka-relate po kasi. Nasabi mo 'yon ano, ang dami ng available information, ang dami ng mga advances in technology, advancement in technology, pero iba pa rin na ang kausap mo ay yung nagdaan sa pinagdaraanan mo. Mm-hmm. Bakit? Bakit ganon? Bakit iba kapag survivor ang kausap? How do I say this? Siguro nga kasi nga may hukot. Oo. And then, gusto mo lang talagang i-share kung ano yung nangyari din sa'yo eh. And for example, people keep on saying na ang sakit ng ulo pag chemotherapy or a few days after chemo or even yung kunyari kinimo ka sa morning, pagdating ng hapon, ang sakit na ng ulo mo. And people keep on asking, ano yung sakit ng ulo? Migraine ba? Hindi eh. Yung parang nabilad ka sa araw, hindi eh, iba. Pero when another survivor tells you na ang sakit ng ulo ko, ay oo, oh, alam ko yan, yung parang binibiyak na hindi mo alam na ang gagaling. Oo, oh, sis, ganun. So, yung ganong things na mas madaling makarelate talaga.
And really speaking from experience, that's a lot of ano. Oh, kahit yung mga simple na chemotherapy ko na, wala na akong veins, ano ba dapat gawin dito? Ay nako, wala pa yung magagawa dyan. Ano lang, palo lang ng palo, ganun talaga. Kasi, at saka ano, lagi ko sinasabi, mag-pray kayo kasi ako wala na rin akong veins, doon na lang talaga lumalabas after kong ipag-pray. So yung mga ganun things po. Talagang lumulutang yung ating faith, yung ating faith, tiwala faith sa Panginoon, ano? Yes. Mm-mm-mm. Bakit kaya ganon, Nicoy? Bakit tayo mas nagiging bukas na maniwala at tumawag sa Diyos kapag may mga pagsubok tayo? Especially siguro pag nagkaroon, kumbaga when you're faced with cancer, parang we keep on saying and I can serve that cancer is not a death sentence. Pero sa huli mo na marirealize yun eh. At the on-site, parang, shucks, mamamatay ba ako? I remember asking that sa doctor ko eh. Am I gonna die? And even my son, itong second bout na mas malaki na siya, is mom gonna die? Turning Christian din naman yung anak ko, but it's the when you're facing death already. Yan talaga eh, talagang kay Lord ka, and really you would think of your salvation talaga. Na parang siguro kaya din maluwag mo madalas, like for me madalas maduwag ko siyang natanggap simply because of my faith and you know, eternity. Dadating sa point na, okay, yun na lang din ang iisipin mo just in case it doesn't work. Yes, the medicines are there, but what if it doesn't work? You will just really have to put your trust in the Lord. You are exposed to Christian teachings. Maaga kang nagkaroon ng relationship sa Panginoon. And then cancer happened. At dalawang beses siya nangyari. Papaano nito hinubog pa yung pagkakakilala mo sa Diyos? God is really so big for us to fully understand and know Him in our lifetime. Ano? Kasi very finite yung ating isip, pero ang Diyos infinite. Pero papaano hinubog ng cancer yung pagkakakilala mo pa at relationship mo sa Diyos, Nicoy? It really, I think it just really cemented everything. Na talagang ang punot dulo ay si Lord lang talaga. Walang iba. I do so many things now, but again, the strength comes from the Lord lang talaga eh. And yun nga, I mean, yes, I was active with I Can Serve already, pero I didn't really think of like leading it and heading it or anything like that. Pero nung nagkaroon ng second, sabi ko, I think ito na talaga yung mission ko in life. Yung mission ko in life na talagang makatulong pa, magbigay pa ng information. And binigay ni Lord yung second na cancer na yon, na para talagang matuunan ko pa ng pansin itong sakit na ito and how to really help other people pa. Sige, sa pagpapatuloy ng kwentuhan natin, Nicoy, mamaya tatanungin kita tungkol sa mga ginagawa ninyo sa I Can Serve at ilang mga inspiring tips and perspective ano, na pwede mong ibigay doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon who might be battling with cancer o meron silang mahal sa buhay na may ganitong pinagdaraanan. Lahat pong yan sa pagpapatuloy ng ating masayang tahanan dito po sa inyong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Pakinggan po muna natin ang awit na ito buhat sa papuri na malapit nang mag-celebrate ng kanyang anniversary. Antabayanan niyo po yung magaganap na papuri concert. Malapit na po yan. Ang tickets ay libre. Puntahan lamang po ang Facebook page ng Papuri Ministry para makakuha ng ticket sa konsyertong ito. Damdamin ba'y hirap sa loob?
enjoy sa ating kwentuhan dito sa Masayang Tahanan. Ang October nga ay Breast Cancer Awareness Month. Kaya marami kayong makikita na pink na ribbon o kaya nagsusuot ng pink in support of our sisters na meron pong laban against breast cancer. Early detection po, susi yan para sa mas magandang paglaban sa sakit na ito. Mas maaga po ang detection, mas maganda ang atin pong paglaban dito, mas maaga yung lunas na pwede nating matanggap. At isa nga sa mga umaagapay sa mga breast cancer patients ay ang I Can Serve Foundation. Kasama natin ang kanilang president, si Nicoy de Guzman, na dalawang beses niyang napagtagumpayan ang cancer. Nicoy, ano ba yung ginagawa ninyo dito sa I Can Serve Foundation? Yeah. The I Can Serve Foundation is an advocacy group wherein talagang pinapalaganap namin ang kaalaman, ang awareness tungkol sa breast cancer. And ang battle cry nga po namin, early detection is the best protection. Early detection saves lives. So we give a lot of information. We also dispel myths when it comes to breast cancer because marami pa rin pong myths na kailangan namin itama doon. And then meron po kaming mga resources, meron po kaming mga lectures, ganyan, kung paano po gawin ang tamang breast self exam. And then recently lang po share ko na rin, we came up with a patient's manual. This can be found in our website icancerfoundation.org. It's free, it's downloadable, and kumbaga from beginning to the end ng pagkakaroon ng breast cancer, magagabayan po kayo ng aming patient's manual. Pwede rin po ito sa mga loved ones natin, sa mga supporters natin, because there is a part there how we are able to help. Even nga po mental health and palliative care na hindi masyadong natatakal, tinakal po ng aming manual na ito. So again, it's downloadable, it's free from icancerfoundation.org. Ayan. Ang amin po namang flagship program is ang ating dibdibin, yan po, or Take Your Breast Care to Heart. Yan po ang flagship program ng I Can Serve Foundation, wherein we partner with local government units in training healthcare workers how to do the breast self exam. And then since partnered po kami ng mga LGU, kapag meron pong parang mga suspicious lumps or merong kailangan ng follow-up, care off po ng LGU yon. So as of now, ang partner po namin is Marikina, Taguig, Muntinlupa, and then some sa provinces po in Davao. So hopefully po dumami pa po ang partners ng I Can Serve for ating BTP. Maganda yan, ano? Maganda yung inyong ginagawa. Kasi isa sa pinakamalakas na kalaban ng breast cancer ay takot at saka kakulangan ng kaalaman. At yan nga yung inyong nilalabanan, ina-address ngayon. Meron kang sinabi kanina, kahit na marami ng mga pagtuturo, marami ng available information, meron pa rin mga myths ano, tungkol sa breast cancer. Pwede mo bang ibahagi yung ilan dito sa amin? Okay. Isa po, para po sa mga kababaihan, may nagsasabi na ang pagsuot daw po ng underwire na bra ay nakaka-cause ng breast cancer. Hindi po, wala po pong parang study na nagko-confirm noon. So, dinidispel po namin yan. Meron naman po na sinasabi na ang breast cancer ay nakakahawa, mala parang ubo. Parang ganun, na lumapit sa isang may cancer, ay pwedeng lumipat na ito sa iyo. Hindi rin po yun ganun. So, these are some myths na ano na aming dinidispel yun. Some, yung iba, natatakot silang magpatingin kasi daw baka may makita. So, ang gagawin ng iba, nagsiself-medicate. Iinom ng kung ano-ano. May mga supplements na irerekomenda ang mga kaibigan, ano, base dun sa mga testimonials na kanilang naririnig. Anong masasabi mo dito, Nicoy? Talagang kami po, scientific pa rin po kami. Hindi po kami masyado sa alternative. Kung mag-alternative man po, to supplement lang din po yung scientific na ginagawa. For example, pagkatapos po ng mastectomy and whatever treatment, meron pong iba para
for pain management, nag-acupuncture, pwede naman po yon, ganyan. Or meron pong vitamins. Yung vitamins, again, to supplement lang po, pero para hindi po yon para palitan yung mga conventional or scientific treatments, which is chemotherapy and radiation. So, maganda po na, kasi yung iba, takot nga yung nangunguna, hindi ba? Yes. Kaya ayaw magpatingin sa doktor, pagkatapos sumusubok ng kung ano-anong mga, hindi naman natin yan sinasabing hindi effective. Yes. Dahil yung iba talagang nakakatulong as supplement, pero importante pa rin po na talagang kumukonsulta tayo sa mga health professionals. Exactly. Nicole, para doon sa mga nade-discourage, 'di ba? Hindi nga lang ito physical na ailment eh. Merong epekto sa ating emosyon, merong epekto sa ating kaisipan. Ano yung magandang makatulong kapag nade-discourage na ang isang cancer warrior? Okay. Sa kasi ang kumbaga, ang unang talaga na anat sa atin is yung katawan natin eh. Despite that, medyo nanghihina. Mas madali po tayo makaka-recover kung kahit papano gumagalaw-galaw pa rin po tayo. So, hindi po natin madi-discount yung kahit papano po ay exercise. Yun po. And it produces endorphins na kahit papano eh, nakaka-uplift ng ating spirit. So, kahit na maliit na mga galaw-galaw lang po, konting sayaw-sayaw ng konti, ganyan, or walking, very simple, gawin po natin yon. Kasi usually sabihin ng iba, ay, ayoko nang gumalaw, ito na lang ako. Mas lalo mong nakakapanghina yun eh. So, yun yun. And secondly is again, find a support group or find a group of people who can, you know, be with you in your journey. Not just yung talagang pagpunta ng hospital and all, pero yung mag-check lang din sa'yo, mangangamusta sa'yo, and na masasabihan mo rin your fears and yung mga hinaing mo rin while you're going through the treatment. I think that's very, very important. Be with, you know, like-minded people na who are really after your wellness journey, na tutulungan ka. Kasi may times talaga na hindi mo na lang alam, parang nakaka-depress na din kasi nakakapagod talaga ang treatment. So yun, yung simple na ano na parang, oh, okay lang ba tayo today? Sabi ko, hindi masyado eh, pero sige, dito lang muna ako. Go lang, ganun. But I'll be fine. Yung ganun na may nag-check sa atin, it's already a big thing already. So yun. So and importante then, rin. So, marami kasi, ano, isa pa siguro, alam ko maraming nag-ano about diet and food, okay? Kami, lagi lang namin sinasabi in moderation kasi ang dami na rin namang information about it. Oo. Kaya lang, ang isang thing na ako madalas kong sinasabi personally, yes, we are on our road to wellness and all, pero let us nourish ourselves. Kumbaga, wag na muna nating i-deprive yung sarili natin. Oo, kasi may iba biglang suddenly walang ganito, walang ganyan kasi nga nagka-cancer. When the most important thing is for us to be strong enough to be able to endure the treatments. So yun. So ano, mag-deprive ang sarili, kumain na muna, kailangan natin yan. Oo. Wag muna yung bawal, ano? Kasi ang dami nang ang dami nang hinaharap na mga challenge pagkatapos ang feeling pa deprived, no? So pagbigyan kahit paano yung ating mga mahal sa buhay, importante nakakakain sila at lumalakas sila, hindi ba? Sinabi mo, napaka-importante na mayroon tayong support group. Ang I Can Serve ba? Meron kayong mga organized na support groups para doon sa mga bagong na laman na meron silang breast cancer? We have a very active FB group na talagang for survivors. Iba pa po yun sa Facebook page ng I Can Serve Foundation. Meron kami doon na talagang doon. Naglalagay talaga ng mga, yun nga, yung sinabi ko kanina ng mga questions nitong mga newly diagnosed. So, it's free lang po to join. So, go ahead and join din po sa I Can Serve Foundation na, ano, na Facebook page. Anything you want to ask under the sun, wala hong hiya-hiya doon. So, yun. Very important po yun. Kasi, ano, minsan mahihiya kang as a newly diagnosed, ano, patient, mahihiya ka minsan magtanong kasi feeling mo mababaw or again, hindi ka maiintindihan. Pero yung mga simple things, napaka-ano nun, napaka,
malaking tulong. Even, for example, saan pwedeng bumili ng prosthesis? Saan pwedeng bumili ng wig? Yung mga ganun po. Ayun. So, even fashion tips nga, yun na parang, kasi nakikita yung ano ko eh, yung scar, paano ko matatakpan to? Yung mga ganong mabababaw na bagay. It helps us a lot eh, kung may pagtatanungan tayo. So, hindi ka nag-iisa. Yun yung pinaka-importante doon eh. Malaman mo na itong pinagdaraanan mo ay meron ng nagdaan dyan at ready sila na umagapay sa iyo ngayon. So, importante, there are groups reaching out to cancer patients. Maganda na maging bukas tayong tanggapin yung mga tulong na inaalok nila sa atin. Bata pa ang iyong anak, 10 months old, noong una kang na-diagnose na mayroong cancer. How did this impact your being a mother? Lalo na dalawang beses ninyong hinarap na magnanay, ano, itong breast cancer. Paano naka-impact sa dynamics ninyo bilang magulang at anak itong sakit na ito? Yeah, so like what I said, 10 months nga po siya nung una. And mas more ang frustration po nun sa akin because dumating sa point na hindi ko kasi siya mabuhat eh. Mm. Yung umiiyak na, but since bago yung opera, hindi ko mabuhat. And that was really, really heartbreaking for me. And then since medyo advanced nga ako mag-isip when my hair started to fall out in chunks, pina-shave ko na kaagad. And yung unang kita niya sa akin na ano, shaved yung head, umiyak. Hindi niya talaga ako nakilala. So yun. So talagang ano, talagang as a mother, doon ako mas na frustrate. It's a good thing na very supportive yung family ko, and they were there talaga to help me in raising my son. And then like me, though 6 na ako noon, siya naman 10 months. Kumbaga, yung sa mom ko, I grew up with her, knowing her cancer. Siya parang ganon. Plus the fact na I was active na nga in I Can Serve. Na itong second, twins na siya noon eh. Teenager, I think around mag-13 siya noon when he... when I had it again. So medyo mas naiintindihan na. Yun naman, siya yung parang emotionally, parang okay, alam ko na tong cancer eh. Parang ganun. So he was the one who was crying and really asked straight his lola na talagang, are we gonna lose my mom? Talagang ganun. Iba rin siguro yung impact sa kanya. But then, yun nga, nakikita niya na our church mates are there, our family is there, and talagang pray lang kami ng pray. So yun, madali naman din siyang nakakope dun sa second. And ayun, so talagang iba yung bond rin namin. Iba yung bond rin namin. Yung second na yun, ang kulit-kulit niya, pero ininsist niya sa hospital daw siya matutulog nung inoperahan ako, and he was there talaga. So yun. And now, he helps me a little bit in my advocacy. Pag-graduate na siya ng college, and still is my number one supporter when it comes to my affairs with the I Can Serve Foundation. Nandyan siya in most of the events. Pumupunta talaga. Yun. And iba rin kasi silang mga anak na mga cancer survivors. I may say, ano din sila? Strong din sila. I think yung cancer talagang pati sila minumolde eh. Hindi lang kami. Yun. Totoo yan, ano? Kapag meron tayong mahal sa buhay na nagkasakit, hindi lamang yung pasyente ang apektado, buong pamilya talaga. Yes, and totoo. It is really an opportunity for us to grow in empathy, to grow in love, to grow in grace, ano, sa isa't isa, no? Sa yung mga pagsubok na iyan, pwedeng sabihin natin ang hirap, mabigat, masakit, pero it can be a beautiful season for our family, for our entire family, kung tatanggapin natin siya ng mayroong pananampalataya. Ano? I'd like to know, papaano, sabi nga natin, you can grow into becoming a person who is more gracious to others who are suffering. Pero may mga... sa Bible, no, yung nakatanggap ng grace ng Panginoon, pinatawad siya doon sa kanyang utang, pero ang bilis na nakalimot, no? Paano natin mapapanatili na hindi natin
nakakalimutan yung struggles ng isang pasyente. Now that you are a survivor, how do you keep that empathy growing, no? Kahit na overcome mo na itong pagsubok na ito. I think since marami nga pong lumalapit for more information, for help, for advice, I think it's really just being open to that. Oo, na parang yun nga ho, ito na yung naging mission ko eh. So I just, kung ano man yung mga itatanong, kahit hindi adequate yung alam kong isasagot ko or hindi ko rin alam, I still, kumbaga, tatanggapin ko lang po yun. Kumbaga, I try my best also to know. Kaya nga, continuous learning din kami, even as patient advocates. And then, ang ministry ko po sa church is dance. So alam ko yung struggle nung hindi mo magawa yung passion mo simply because may sakit ka. Because, yun nga po, because of the surgery and all, yun ho yung huli kong nagagawa eh, yung makasayaw ulit. In both times that it happened, yun po, yung makasayaw ulit. So I know yung struggle mo na you're not at your peak. And gusto ko pong makatulong doon sa mga tao na ganun. Na kaya rin mo naaalala ko, because even before, yung talagang pag-raise lang ng arm, eh, hindi na talaga kaya eh. Yun, akala ko nga, Lord, kailangan ko na po bang mag-retire? Parang ganyan. There's no retiring in the Lord also. So, yun po. It just keeps my feet on the ground talaga. Nabanggit mo yan, yung meron kang mga gustong gawin, pero talagang realidad yung limitations na dinala noong sakit sa ating buhay. Ano ang encouragement mo para doon sa, they really are passionate in serving the Lord, but for now, talagang medyo babagal muna, may mga limitations muna. Ano ang encouragement mo para sa kanila at sa pamilya nila ngayon? Okay, kasi merong times nga na parang you will think na sign na ba ito? Ayaw na ba ni Lord? Or iba na ba? Okay. Mm-hmm. First of all, yung tayo muna tatanggapin rin natin na hindi na nga din talaga kaya or hindi na rin talaga normal. Ako talagang kahit anong gawin ko, even if I have gone back to dancing, wala na talaga yung peak eh. Hindi na talaga eh. So kung ano na lang yung kayang gawin, I make the most out of it talaga. Kumbaga kung ito na lang yung kaya, still I do it with all my heart. I do it, I give it still my best shot. Kakatapos lang nga po ng isang concert din wherein I was asked to dance again. And sabi ko, Lord, hindi ko na talaga to kaya, parang retired na ako, pero since ito na invite, tatanggapin ko ba? And tinanggap ko, and nagawa ko naman po ng maayos. It may not be the best, but as long as I did it and I was doing it with all my heart, then I was fine already. So yun po. Yeah, let's just do it with all our heart and give it our best shot pa rin. Ang pag-serve naman po sa Panginoon, hindi po niya tayo minamata sa kung ano lang yung, alam natin yan, hindi yung kung ano lang yung ano natin. Basta, kumbaga, kung ano yung the best natin na pwedeng ibigay na lang din po natin. Ang ganda nung paalala mo na ang standard naman ng Panginoon, puso, hindi yung galing ng performance, di ba? Kung ano yung nasa puso natin habang ginagawa natin itong paglilingkod na ito sa Panginoon. And that is really very encouraging for those who are listening. Kahit ako'y nai-encourage dahil maging ang pamilya namin, may mga health challenge din na pinagdadaanan as we speak and as we have this conversation. Ano yung final words natin, ano, para sa mga pamilya na unang beses nilang hinarap itong diagnosis na ito, unang beses silang sinalubong ng balita na ang mahal nila sa buhay o maaaring sila mismo meron palang cancer. How would you encourage them today, Nicoy, as we close our conversation dito sa Masayang Tahanan? Well, again, cancer is not a death sentence. And it is important that even if we are fighting the big C, we have a bigger C and a much more stronger and formidable and powerful C, and that is Christ.
So ilalagak po natin sa kanya lahat. And don't be shy na maghingi ng tulong. Marami ang gustong tumulong. And be an encouragement pa rin to others. Yes, you would need the encouragement. And mag-encourage lang tayo sa isa't isa. Yun, that's a very, very important thing. And also, I know it's easier said than done, pero wala talagang makakatalo sa sa power of positive thinking and prayer. Ako yun naman po yung dalawa kong positive thinking and prayer talaga, that everything would still work, everything would still go well. Mm-mm. And we can stay positive despite the difficulties, kasi nga ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay totoo, ang kanyang mga pangako talagang pwedeng-pwede nating panghawakan. Maraming salamat, Nicoy. We'd like to pray for you and the ministry that you do in I Can Serve Foundation, at saka ipag-pray din natin yung mga maaring cancer warriors na nakatutok sa atin ngayong araw na ito. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, because you truly are bigger than cancer and any other serious illness that we can encounter or experience in life. You are our big C. You are our living hope. You are our healer. I pray, Lord God, para po sa mga nakikinig ngayon na maaring discouraged sila dahil na-diagnose sila na mayroon silang karamdaman, dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang magbigay sa kanila ng pag-asa. Kayo po ang magbigay sa kanila ng kagalingan. And I pray, Father, more than the physical healing, I pray that those who need spiritual healing and reconciliation with you will encounter and experience you in a very personal way today. Kung ikaw yan, at na-realize mo dito sa iyong pakikinig at panonood ngayon, ay yung sinasabi ni Nicoy na personal relationship sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, ay wala ka nito. Maari mong maranasan din ang relationship na yan by praying with us this simple prayer. It may be simple, but it is truly life-changing. If you need a relationship with God today, can you pray with us? Panginoon, kailangan kita. Ako ay makasalanan. Hindi lamang physical healing ang aking kailangan. Kailangan ko ng kaligtasan na ikaw lang ang makapagbibigay. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking buhay bilang Panginoon at tagkapagligtas. Dalangin ko na baguhin mo ang buhay ko. Ibinibigay ko ang pusong ito sa iyo. Be my Lord and Savior. In Jesus' name I pray. Amen. Father, I also pray for the ministry of I Can Serve Foundation. I pray, Lord God, that they will be helpmates to those who are struggling, very new in this journey. Dalangin ko, Panginoon, na sila po ay mag-spark ng hope doon po sa mga pamilya na kinahaharap ang cancer ngayon. At dalangin ko, Panginoon, mas palawakin pa po ninyo ang kanilang gawain so that more families may be helped through their advocacy. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na nagliligtas. Panalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nicoy, thank you very much. Thank you for sharing your story of victory with us, at maraming salamat kasi yung dating struggle ngayon ay isa ng vehicle para makapaglingkod kayo sa mas maraming pamilya na humaharap sa sakit na cancer. Thank you, Nicoy. God bless you. Thank you din po. Nakasama natin ngayon si Nicoy De Guzman. Dalawang beses niyang kinaharap ang breast cancer at dalawang beses siyang nagtagumpay. Posible po na ang sakit na ito ay ating mapagtagumpayan kung maaga na madedetect ang ating karamdaman. Kaya huwag pong matatakot, huwag mahihiya
na magpatingin po sa ating mga health professionals. At para sa mga kababaihan na nanonood at nakikinig ngayon, i-practice din po natin ang self-examination sa atin pong mga dibdib. Kung may makapaman, huwag pong matatakot dahil marami tayong pwedeng makaagapay ang atin pong mga doktor at ang mga grupo gaya ng I Can Serve Foundation. Maraming maraming salamat sa lahat ng ating mga ka-family na tumutok ngayon dito sa ating palatuntunan. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran Salumbides. Palaging nagpapaalala, ang ating Diyos ay mabuti, ang ating Diyos ay mapagmahal, at maganda ang plano niya para sa ating mga pamilya. Ang masayang tahanan, sama-sama po nating pagsumikapan. God bless our families. Oras na naman ng pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang masayang tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin magpadala ng email sa broadcast@backtothebible.org.ph. Hihintayin ka namin uli, kaibigan, sa araw ng Sabado. At sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin, at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan!